Na-delay ang ilang flights sa Ninoy Aquino International Airport kaninang madaling araw. Mahigit 20 flights ang naapektuhan na mahigit isang oras na maintenance work sa automatic voltage regulator ng Philippine Air Traffic Management Center na nagsimula ng alas 2 ng madaling araw. Ang pagkakaalam ko, pagka first flight, hindi pwedeng madali dahil nandiyan ang aeroplano. Pero kung problema sa airport, yun ang talagang madi-delay. Okay lang. Kasi alam ko may problema ang Maya Hindi natin maiwasan yan. Pero kung mga isang araw, hindi naman okay yun. Nauna nang naibalik sa normal ang operasyon ng AIA Terminal 3 matapos ang naranasang power outage noong Mayo 1. Sinabi naman ni MIAA General Manager Cesar Chong na bukod sa investigasyon, kasado na rin ang full technical review para malaman ang mga papalitang kagamitan at sistema sa paliparan. We're not saying it's sabotage. We're also not saying it's not sabotage. We're not discounting any possible item kasi yung iba nagsasabi how come it's always on a holiday. We don't want to rule out anything as of this time. Ayon naman kay MIAA Assistant General Manager Brian Co, plano nilang humiling ng mahigit 1 bilyong pisong pondo para sa pagbili ng power generators na gagamitin sa NAIA. Samantala, 6 na oras naman na isasara ang Philippine airspace sa May 17 mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng umaga. Wala munang papayagang makalipad na eroplano para bigyan daan ang pagpapalit ng uninterruptible power supply sa Philippine Air Traffic Management Center. Layon po nito maiwasan ang nangyaring aberya noong January 1 kung saan mahigit 60,000 pasahero ang naapektuhan dahil sa pumalyang air traffic control system ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ano sabi ni Brian ko, kung gano? 1 billion pesos na pondo para daw pambili ng power generators wow sa NAIA.